Magandang umaga po mga kabaryo. Ngayong araw po, papakita ko po sa inyo yung simpleng pagtatanim ng alugbate. Mga alugbateng nabibili po natin sa palengke, huwag po natin itapon, pwede pong itanim yon. So ang gagamitin po nating lupa, yung nabili kong lupa dati, parang ni-recycle ko lang po. Ayan, nakalagay po sila sa plastic bottles, yung isa nakalagay sa sako. So yung mga gagamitin ho natin na lugbate, ito mga to. Ang ginawa ko, hinati-hati ko lang po sila ng medyo maliliit ng konti. Ayan. Ito po, ng mga nabili ko lang po dito. Ayan. So itatanong po natin. Ayan. Simulan na po natin ang pagtatanim mga kabaryo. Unang step po natin, magagawa lang tayo ng mga butas. Hindi naman ganon kalaliman. Puro dalawang butas sa bawat isa. Ayan. Tapos maglagay tayo ng alugbate sa bawat butas. Ayan. Okay. So, antayin ho natin ng mga ilang araw siguro. Titingnan natin kung may improvement. Okay. So, ito po yung mga natanim natin. Tapos, diligan po natin ng bahagya. Konti lang po. Para madaling magkaugat. Ayan. Magandang araw po mga kabaryo, kumusta po yung lahat? Update ko lang po kayo regarding po dun sa ating natanim po dati na alugbate mga nakaraang linggo. Ito na po siya ngayon mga kabaryo, lalaki na po nila. Ayan po, pagkaraan ho ng mga ilang linggo mga kabaryo, ayan na po siya. Oh. Ayan, naglalaki yan na. At yung iba, ayan, nagbabaging-baging na po sila. Ayan po siya. Oh. Ito po yan sa may terrace po namin dito sa bahay. At nakalagay lang po sila sa mga plastic bottles. May namatay po pero dalawang piraso lang po yung namatay. Kaya yung namatay, tinaniman ko na rin po ng ito. Spring onions. O yan, di ba? So, ang mga dinidilig ko po dito ng mga pataba ay yung ating mga ginawa po dating mga fertilizer. Una po dyan, yung ating fermented plant juice. Yung tinatawag nilang FPJ. Yung ating FFJ, yung ating fermented fruit juice, at yung FAA po natin, yung fermented fish amino acid. Ayan, fish amino acid po. Ayan, FAA. Yan po yung mga ginagamit ko pong pandilig sa kanila. Minsan, ginagamitan ko rin po sila ng ginagamit ko din po yung hugas bigas. Ayan, yung pangalawang hugas na bigas, yan, dinidilig ko po sa kanila. At medyo maganda po yung resulta. Ayan, o. Yung mga dahon po niya talaga naman lalaki. At hindi ko lang ho na tatalbusan dahil ilang piraso lang naman po siya. Pero pwede po siyang talbusan. Dapat nga ho hindi ganito kalalaki dahil parang humaba na po masyado. At meron pong mga supling ho, yung mga ayan. Diba? Tama nga ho yung kasabihan na pag ikaw ay may tinanim, meron kang aanihin. Ayan. So pwede po natin gawin to sa Pilipinas. Dahil ito, mga nakatanim lang naman po sa plastic bottles to mga to. At yung lupa po natin, ito po yung mga lupang nabili ko pa po noon. Napakatagal na po nung napanahon na nabili ko yan. Na pinagtamnan din ho natin ng munggo nung mga nakarang buwan.
At bukod po dyan, meron din po akong tanim mga kangkong. Kaso yung mga kangkong ko, dahil napabayaan ko, ayan, naglalakihan na po sila. Parehas lang din po yung pang dilig ko sa kanila. FAA, FPJ, at saka yung FFJ. Ayan. So, in-update ko lang po kayo. Ayan, ayan na po sila ngayon. Ayan. So, maraming salamat po sa mga nanonood pa rin hanggang ngayon. At maraming salamat po sa mga sumusuporta. God bless po sa inyong lahat. At dito ko na po tatapusin yung video na po natin na to, tungkol po sa pagtatanim po ng alugbati po sa plastic container. Ayan. Ingat po kayo palagi. God bless. And mabuhay po tayong lahat. Bye-bye. Goodbye po lang po tayo mga kabaryo.